Ano ba naman itong binabayaran natin ng motor vehicles user charge? Malamang paraan na naman ito ng LTO para makinabang para sa aming mga motorista. Yan ang akala mo. Hayaan mo, ipapaliwanag ko kung ano ang MVUC at saan ito ginagamit. Ang motor vehicle user charge ay iyong mga binabayaran sa tuwing taunan na pagrehistro ng sasakyan. Ang base rate ng iyong binabayaran ay nakadepende sa vehicle type o kung anong uri ng iyong sasakyan. Ang gross vehicle weight at ang year model nito. Eh ano naman yung mga klase ng mga sasakyan? Binabase yan kung ito ay private or government vehicle o kaya ito ay for hire. Sa ilalim naman ito ay aalamin kung ang sasakyan ba ay alin sa mga sumusunod. Pero sa laki ng binabayaran naming mga motorista, para saan bang mga to? Magandang tanong yan. Sa totoo lang, ang halaga ng kinokolekta ng LTO sa ilalim ng MVCU Act ay hindi kailanman napapakinabangan ng ahensya. Ito ay nilalaan sa tatlong proyekto ng gobyerno, ang road maintenance at para sa mga road drainage, installation ng mga traffic lights at road safety devices, at mga proyekto para sa paglaban ng air pollution. Road maintenance, air pollution, come on, trabaho pa ba ito ng LTO? Exactly. Yan ang aking pinupunto. Sa makatuwid, lahat ng pera na dumadaan sa LTO ay kailangang i-remit sa National Treasury para sa mga proyekto sa ilalim ng ibang departamento. Halimbawa, sa ilalim ng Department of Public Works and Highways, ang mga nakalap na halaga ay nilalaan para sa Special Road Support at Special Local Road Fund. Samantala, sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Transportation and Communication naman, ang Special Vehicle Pollution Control Fund. Ayun naman pala, may kinahinat na naman pala itong pagbayad natin ng MVUC na ito. Tama, at bilang safeguard sa abuso, sinisiguro ng batas na hindi maaaring maningil ang anumang political subdivision o unit na halaga na matatagpuan sa ilalim ng batas na ito. Ngayon ay alam ko na ang silbi ng pagbayad ko ng motor vehicle user's charge. Nakampante na ako ngayon na magbayad ng halaga na kailangan. Para din naman pala ito sa progress and development ng ating national roads and highways.